sa inyong lahat mga kapintura, no? Bali po, nakabili po tayo ng gagamitin natin panggamot doon po sa langgam. Ito po yung ano, yung malatayon. Hindi naman po harmful nito para sa mga ano lang po, mga langgam. Kasi po malaki na yung mga talong natin at nilalanggam po nila yung kanyang dahon. Tingnan po natin kung paano po yung ano sinasabi ko. So, nakabili po ako kanina sa nagtitinda ng mga pagkain ng mga manok. Ito daw po napakamabisa yung malatayon. So yun na po yung ating mga talong. Ano? Titingnan lang po natin yung kanilang nilalanggam. So yan po yung kanilang mga ano, bulaklak po. Marami na po silang bulaklak. So yan po sila nag-ano sa likod ng dahon. Hanggang sila gumagawa ng pagkain nila. Yan po sila, yan po sila ng nangingitlog. Yan, kung nakikita nyo po sila, yung po kulay puti na yan, yan po yung tinatawag na apin. Yan po ang kanilang pagkain. Kaya po yung mga halaman, yan po minsan hindi nakakapagbunga dahil nagkukulot-kulot. Yan nga po yung langgam na yan. Yan, yan puti na yan, yan po tinatawag na apin. Pag napuno na po yung dahon ng ganyan na puro puti, wala na pong pag-asa. Ganyan na lang po talaga sila. Kaya hanggat maaari po, ayan, lunasan na po natin yung kanilang mata, yung talong. Kawawa naman po. Ayan po, sayang po kanilang mga buwa. Ayan o, nakikita niyo po yung mga langgam. So, gumbahin po natin yan. Isprayan po natin ngayon. Na po sila. Pag napuno po yan, yun, makikita nyo mga maliliit na yan sa likod ng dahon. Ayan. Yung mga itlog po ng mga langgam yan. Kaya po yung talong nagiging ganyan, parang kulot-kulot. Ayan. So ito na po yung ating tinimplang ano, tinimplahang malatayon sa tubig. Ngayon i-spray po natin yan. Ayan, para maamoy po ng mga langgam. Po, naubos na po ng manok yung ating mga tanim. Po, sayang naman po kung hindi natin sila alagaan, mga kapintura. Yan, oh. May mga bunga, may mga bulaklak na po sila. Yeah.
naman po sa mga paso natin, kainaman po natin pagka mayroong mga ipan ng palayo ang ating lupa. Hindi po sila natutuyuan ang lupa. Hindi po sila natutuyuan, parang basang-basa pa rin. Kasi nga po yung ipa, yan siya po ang nag-absorb na po yung tubig. Itong sitaw dun sa kabilang tanim ko, tingnan po natin. Sprayan din po natin ng malakayon. Okay. Ito po mga kapintura, yung mga puto. Puto naman ng sitaw ang ating gagamutin dito. Sayang naman po yung ating mga sitaw kung hindi natin alagaan, ano, may mga ano na siya, kakatalbos na. Ayan po, dapat matanggal po mga yan, itlog po ng mga langgam yan, mga kapintura, kaya dapat po maalagaan natin. Hindi po natin bibigyan ng panahon yung ating mga tanim, sayang lang po. Lagyan po natin sila ng konting panahon. Sayang naman po kung di natin sila alagaan. Ubusin lang sila ng langgam. Kahit pa paano po niya makaamoy sila ng gamot. Sarap po nito sa gulay. Lagyan po ng kalabasa, sitaw, saka itong talbos nito, napakasarap po. Lagyan lang natin ng tinapa, pinakasahog. Solved na po yung kanin. Ito na rin po yung ating kalabasa, mga kapintura. Kaya naggaganan yung dahon nila, nagpuputi. Sana matanggal na po yung uto ng ating mga pananim. Maraming langgam. Ito yung mga langgam. Mga kapintura, pa palagay ko hindi nababalikan ng mga langgam yan sa yung kuto. Sara mo yung pintura pong yung mga tanim ni misis ko, yung inaluhalo niya sa ating ano, garden. Yan. Yung mga tanim din siya. Yung tinatawag na alas gis. Tapos yung pong ating ipinunlang pechay. Ayan po, may tumutubo na. Ayan, sa gilid. Umpisa na po silang tumutubo. Ayan, mga pechay po yan. Kailangan pong nakapunla pa lang ganito para bago natin ilipat yung medyo malaki-laki na po sila. Nilalagay ko lang po sila sa taas dahil kinakain po sila ng langgam. Ayan.
Ayan. Ito naman po yung tukaan ko nung ano ko dati, may alaga rin po ako mga ibon, mga chaya, African bird, tsaka yung African lover, tsaka po yung isa, yung parakeet. Ayan. Paambun po natin sila mamayang gabi. Yung mga tukaan po yan dati, yung alaga akong ibon. Ito po, bali pag lumaki po yung ating petse, dito po natin ililipat yung papintura. Ayan, may ipa na po ito. Ayan, sana huwag na kayong balikan ng mga langgam. Pero wish yung mga langgam. Ito rin po yung mga halaman ni Mrs. mga cactus. Nalagay ko lang po sa isang tabi. Ayan, may papaya po tayo. Yung bonsai po ito na papaya. Wala pa lang po siyang bunga. At meron din po tayo isang puno ng ano to? Lemon. Pinutol ko na po yung pinakaano niya para magsanga siya. Para dumami po yung kanyang sanga. Kaya na po, pinutol ko na po yung pinakapangkay niya sa taas. So, ito naman po yung aking sampalok. Dwarf na sampalok. Kaya galing mo po itong bonsai dahil mga bonsai daw po ito. Ito, kung alam nyo lang po kung saan galing, doon po sa binibili nating sampalok sa tindahan, yung tagpipiso. So, tumubo po yung mga buto. O yan, nilagay ko po dito sa talagyan, tumubo po sila yan. Kaya gagawin ko po sila ngayong bonsai. Ibo-bonsai ko po sila mga kapintura. Sampalok. Kaya sana po wala nang mga langgam tanggal. Alis na yung mga langgam na yan para makapagbunga na yung ating mga tanim na halaman. So, yun lamang po muna mga kapintura, no? Magandang araw po sa inyong lahat at magandang araw sa inyong lahat. Araw po ng Sabado ngayon, alas 5:30 na hapon na nagaling po sa trabaho. Kaya pinasyalan ko po itong aking mga tanim at nakabili nga po ako ng gamot para sa langgam. So, na-sprayan na po natin. Sana naman po huwag nang balikan ng mga langgam. Hindi po, maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. God bless po at maraming salamat. Huwag niyo lamang po kalilimutan yung aking channel, Kapintura TV. Like, comment, and subscribe na rin po kayo. Sige po, maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mother's Day pula pala sa mga kaibigan ko sa YouTube. Bukas, araw po ng Linggo, Mother's Day po. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Have a nice day po sa buong maghapon ng ating mga pamumuhay. Maraming salamat po.